The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. All right, Brad, Jeff, happy Monday again, and I'm with Angela. Hello, happy Monday sa mga nakikinig sa atin sa radyo at nanonood sa 1PH, Manong Ted. Yes, ito na ngayon ang ating pagkagandang lalaki. Ha, na ito, alam mo Angela, ito ang buenas sa ating lahat. Mm-mm. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil Mama. Siya ay araw-araw may grace. Bakit? Eh, grace ang asawa niya. Grace ang asawa. Sabi ko na nga ba eh. Hello, Pastor Jeff. Nice to meet you, finally. Napapanood ko lang kayo pag nanonood ako ng programa ni Manong Ted eh. Wow. Angela, angelic din yung name mo. Actually, Ted, si Grace Maria Angelica Grace. Aba. Talagang lampas. May angel na ako. May grasya pa. Saan ka pa, diba? Sa langit. Kaya nakakalamang ka talaga sa amin. No doubt about it. Dinabale. Oo, oh, dinabale. Tanggap ko naman na mas maganda kang lalaki. Okay. Sige. So Brad, marami nag-aabang sa atin. Go ahead. Mana lang ako sa iyo, Ted. Mami Yoli Dev Borja, marami pong salamat for tuning in. Nasa fans club mo to, Brad Ted. Yung anak mong si Attorney DB, okay, saka manugang mo, paborito mo manugang si Jojo Huevos, nakikinig ngayon. At happy watching din, balikbayan to, Brad Ted. Si Daddy Joe, 80 plus years old na to. Nasa fans club mo to, from Houston to, pero nasa Pinas ngayon. Daddy Joe, Mami Normie Cadenas, thank you for joining. And happy birthday kay Ate Lloyda Santiba ng Easter Weaving. Mga parables po ang topic natin this week. At madalas magturo si Jesus ng parables. Ano po ba yung parables? Ito po ay mga katang-isip na kwento ni Jesus. Ibig sabihin, binabase lang niya sa day-to-day happenings. These are earthly stories with a heavenly meaning. Una natin pag-usapan yung parable of the sower, yung pong magsasaka. At sabi ni Jesus, ang kaharian daw niya ay maayalin tulad sa isang magsasaka na nagsaboy ng binhi sa isang bukid. May mga nahulog sa tabi ng daan, kinain ng ibon yung binhi, nawala na. Ilan naman nahulog sa mabato, okay, tumubo agad, pero dahil walang ugat, pagsikat ng araw, nawala rin. Yung ilan natulog dun sa matitinik, mas lumago yung tinik, kesa dun sa binhi, pinatay din yung binhi. Yung ilan naman, nahulog daw sa matabang lupa at nagbunga. Tig-100, 60 at 30. Matalinghaga yung kwento niya. Nung nalito yung mga disipulo, ano ba yan? Paki-explain mo naman. At in-explain nga po ni Jesus, at i-explain ko lang po very briefly sa inyo, yung nagsaboy daw po ng binhi ay walang iba kundi si Jesus. At ang bukid ay ang sanglibutan o yung mundo, yung mga nakikinig sa atin sa mga salita ng Diyos. Yung unang bumagsak sa tabing daan, yung mga deadma sa salita ng Diyos. Brad Ted, since October 5, 2020, I'm sure dumami lalo ang ating tagapakinig. Hindi lahat ng nakikinig sa salita ng Diyos ay tinatanggap to. May iba kontra, iba kalokohan yung Biblia, ang tagal na sinulat niyan, sulat lang ng tao yan, okay lang yan kasi nasa Bible sila, yun yung mga nahulog sa tabing daan, ayaw talaga makinig sa salita ng Diyos. Wala tayong magagawa dyan. Si Jesus, hindi rin pinakinggan ng lahat ng tao, sino ba naman tayo. Meron ding na bumagsak sa mga batong lupa, tinanggap yung salita, kaya lang dumating yung paghihirap na usig ng salita ng Diyos, dead ma rin, tumaliko din afterwards. At yung sa matinik, we all know, yung tukso ng kayamanan, concern ng mundo na to, pagstibol ng salita ng Diyos, kinain din ng tukso ng kayamanan, ng power and all, hindi rin lumago. At ang ating verse ngayon, Mateo 13:23, pakita mo Seth. At ang katulad naman ng binhing nahasik o nasaboy sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito'y namumunga ng sagana. May tig-100, may tig-60, may tig-30. Brad Ted, marami rin naman nagme-message sa atin at yung mga contestant natin, sinasabi nila, yes, may pera, panalo sila, pero yung salita ng Diyos ang nagbigay sa kanila ng pag-asa. Hindi po ako yung salita mo ng Diyos. Ako po, may mic lang ako rito, may platform lang ako. Pero ultimately, ang salita ng Diyos, yung tila bagang pag napakinggan mo, parang totoo yung sinasabi niya, kailangan ko na magpatawad. Ah. Parang totoo yung sinasabi niya, iwanan ko na tong kabit ko. Ah. Parang totoo yung sinasabi niya, tanggalin ko na yung yabang ko. Totoo yung sabi niya, magpakumbaba na ako. Totoo yung sabi ng salita ng Diyos, kailangan na ako maging mabait. Yes, ang salita po ng Diyos bumagsak sa matabang lupa.
tanong, anong klaseng lupa ba tayo? Nandun ka ba sa mabato, tabing daan, matinik? O ikaw ay mataban lupa na inuunawa, ipinapamuhay, at talagang nakaka-experience ng genuine transformation. More than sa pera na 2,000 makukuha ninyo at kung meron mang happy anonymous, it's the transformed lives ang ating pong gabay, ang ating ultimate na reward. Manalangin po tayo, Panginoon, salamat po sa mga salita mo. Hindi mo kami iniwan na manguhula. Binigyan mo kami ng salita ng Diyos na nandyan lang maaari sa pagtuturo namin. Ginamit po kasal, hindi na namin nabuklat. Lord, tulungan niyo po kami na mabuhay ang salita mo at matamang lupa na nakinig at inunawa at pinamuhay upang kami maging ayos na individual, maka-Diyos, katao. Salamat po sa programang ito na patuloy mong ginagamit. Amen. Lord, muli kami dumudulog sa inyo. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff and always bless his mission. Lord, salamat po sa araw na ito muli sa amin pong programa na maging daluyan po ng biyaya na nanggagaling sa inyo para po sa mga tulad ng amin pong mga kababayan na nakakapanayam at naharap po sa matinding pagsubok sa buhay. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Another glorious Monday morning, Brad Jeff. Thank you so much para dito sa ating nakaugnayan kanina, Brad Jeff. Ano ho, para kay Ate Emilinda. Ate, umabot na po ng 6,000 pesos. Wow! Ate, ha? Opo, ang inyo pong matatanggap today, abangan din po ninyo kasi inaayos lang po namin ang aming mga kaparaanan dito para po mas maging maayos ang pagdaloy po ng biyaya na inyo pong pinagkakaloob, pagkukusa, ano po, sa tulad po ng pamilya ni Nanay Emilinda na umiiyak po dahil nga sa pinoproblema kung paano ho makakapagpa-therapy ang kanyang one ama. 1-5 per therapy. Na na-stroke. Mm-hmm. Sana po gumaling kayo, tatay. Oh. Gumaling po kayo, tatay. At salamat din po at meron kayong anak na tulad po ni Nanay Emilinda. Mm-hmm. Okay. Sige, Manong Ted, marami pa daw nagme-message sa atin eh, no? So, relax lang po kayo at sasagutin po lahat yung mga nagme-message sa atin para malaman po po paano kayo makakapagpadala ng inyong mga tulong. Pat! Sige. Okay, may mga bagong nagpadala, Manong Ted, ng kanilang tulong. Nakinig sila kanina sa kausap natin kanina kay Ate Emilinda, no? Additional na mga padala, no? 500 pesos mula kay Happy Baby, 2,000 pesos naman mula kay Happy to Share Senior, at mula naman kay Happy Donor, meron siyang 2,000 pesos na pinadala. Ang total natin ngayon, total amount natin ngayon, Manong Ted, from 3,000 kanina, 3,500, ngayon ay 8,500 pesos na. Wala pa yatang 10 minutes yun eh. Manong Ted kanina, di ba? Wala pang 10 minutes yun. Opo. Bilis. Salamat po sa mga milagrong nangyayari ito sa ating programa muli. Alright, sige. So, Brad Jeff, salamat muli na marami. Tapos na ba ang iyong mga seminar? Tomorrow ba, will you be on the road again? Para natin malaman kasi nahihiya na ako at pinaghihintay ka namin lagi. Okay lang, Brad Ed. Yan ang ating mission. Marami tayong mission sa labas. Pero itong daily, Brad, we make sure na talagang na-accomplish natin ang mission. Early morning naman to, brother. Kaya game na game tayo rito. Wala pa akong absent, brother. Force majeure. Yung isa, pati linaw mo lang kay Angela, ha? Ano yon? Nagkaroon siya ng force majeure doon sa kanya pinuntahang isla. Mm-hmm. Pero si Chacha ngayon, force vacation. Okay. Nasa isla siya ngayon. Oo. Hayaan na natin kinakailangan din po kasi ng nagpapahinga. Ayun na. Kapag go sumosobra ng dami ng kita. Oo. Kailangan gastusin. Pahinga muna. Sana all Angela. Sana all. Bale, pasalubong na lang, ha. Pasalubong. Sige. Okay, salamat na marami, Brad. We'll see you again tomorrow. Thank God bless you. Ted at Angela. Ito po ang inyong daily, Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. And God bless you more. Serving the people, Brad Jeff Aliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.